Anyway, hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming 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 salamat. God bless you. It's a weekend. So, I hope you are going to have a resting time with the Lord. Kasi alam nyo, isang bagay, ako tuwan-tuwa ako pag weekend kasi as much as possible, pag weekend, I don't focus on politics. Hindi, alam nyo, wala namang masama ako sa politics, kaya lang syempre, kailangan din ho magbigay ng pahinga at bigyan din ho natin ng pagkakataon ng ating mga utak na pag-isipan naman ho ang iba pang mas mahalagang bagay kesa sa politika, kesa ho sa mga ano na issue sa social media. Eh maganda ho rin minsan na mag-rest tayo at panahon ng pag, alam mo yun, pag reflect ba ng ating buhay, di ba? Kung kasi minsan sa totoo lang eh, di ba? Hindi nyo ba naiisip yun? Parang ang buhay routine na naman. Ah, it's a weekend na naman. Pagkatapos mo mag-work, katapos mo mag-vlog, pagkatapos nyo kung ano man ang ginagawa ninyo, pumasok sa opisina, tapos it's a weekend. Minsan, dumarating yung point na yung weekend, instead na nakakapag-rest ka, eh hindi ka nakakapag-rest, di ba? Dahil nga, iniisip mo kung ano yung trabaho mo. Alam nyo, napaka-importante ho na at least once in a week, actually sabi naman ho ng Panginoon yun, once in a week, it's time for God, for the Lord, especially yung ating spiritual well-being, para naman lumakas-lakas naman tayo sa time na medyo, alam mo yun, nakaka-problema. Kasi always remember, sabi nga, di ba, lagi ko nga itong naiisip eh, every time akong nagigising, ang problema, no, hindi natutulog. hindi nyo ba napapansin yun? Ang problema, hindi natutulog. Ba't ganun, ano? Minsan naisip ko, buti pa ang tao napapagod ang natutulog, ano? Pero ang problema, parang kahit tulog ka, nagtatrabaho siya. Pag-gising mo, madadagdagan pa. At saka ang problema, pagka dumating sa'yo, ano eh, magkakabarkada. Hindi sila isa-isa, hindi single. Ikaw single, pero yung problema, pag dumating, double. Kung hindi naman double, talagang magbabarkada sila, darating sila. Hello, kamusta ka na? Oh, ito, Bill. Hello, kamusta ka na? Problema sa trabaho. Ito. Hindi, totoo yun. Sabi, ano talaga yun eh. Talagang nasa isip ko minsan everyday ganun eh. Kaya nga, dapat, from time to time, once in a week, magbigay ho tayo ng panahon para mag-rest ang ating heart, ang ating isipan sa buhay at mag-reflect din. Ito, gusto ko lang iwan sa inyo itong verse na ito. Ayan, ang ganda na ito. Sabi dito, I will give rest and strength to those who are weak and tired. Sa Jeremiah 31 verse 25. Iyan naman ho ang pangako sa atin ng Panginoon. If we will just be honest and say to the Lord, Lord, pagod na ako. Lord, pagod ako this week. Wala akong masama umamin na, uy, pagod ka. Kasi sometimes, we pretend to be strong. We pretend to be na, kaya natin to. Lahat ng problema kakayanin ko. Matapang ako. Oo. Pero alam nyo, God cannot move until you rest everything. Kasi hindi ho gagalaw ang Diyos pag hindi mo inalaw ang Lord gumalaw sa buhay mo. Sometimes you have to admit, Lord, pagod na ako eh. I'm so tired. Mahina akong tao. I need help. Itong panahon na nakakapagod ang buhay. Physically, mentally, spiritually, nakakapagod. And the only way for God to come in is for you to surrender and say, Lord, I'm tired. Lord, I'm weak. Give me strength. And yan naman ho ang pangako niya na kung sino man ang tired o sino man ang weak, bibigyan niya ng rest, pahinga, at bibigyan niya ng lakas. So yun lamang po. Maraming salamat. God bless and see you again. Bye-bye. Happy weekend. Palakpakan!